Kamusta kayo mga pre? Sa malamang ay lagi niyong nakikita ito sa mga NBA players. Yung bang parang may nakalagay sa balikat nila or kala mo kulay itim na tape. Pero actually, tape naman talaga siya. Ito ay tinatawag nilang kinesiology tape or minsan nga ay tinatawag din nilang KT tape. Ito yung isa sa masasabing gear na sinusuot din ng isang NBA player, lalo na yung nakaranas ng injury. Ano nga ba itong tape na to at laging ginagamit minsan ng isang NBA player kapag naglalaro sila? Particular nga ito si James Harden na sinasabi pa ngang nasagip nito ang kanyang MVP season dati at masasabi nga bang effective ang tape na to. Sayang wala si Doc Adams para doktor talaga magpapaliwanag. Pero yung ibibigay kong details dito ay base nga sa mga articles talaga pagdating sa mga ganitong bagay. Sa malamang ay pamilyar naman kayo sa Salon Pass na product ng Hisabitsu Pharmaceutical na mula naman sa Japan. Naalala ko tuloy si Maria. Kayo na lang magtuloy kung sinong Maria yon. Para kasing ganun ang essence ng KT tape. Kasi ang naka-invento nito ay mula din sa Japan, si Kenzo Kase. Ang main focus kasi ng tape na to ay alisin yung pananakit ng katawan at ma-relax yung naglalaki ang muscle ng mga NBA player. Kaya nga nasabi kong malapit sa Salon Pass. Ginagamit din itong support sa katawan kung saan madaling ma-injured. Pero ginawan to ng pag-aaral ng sports medicine kung effective nga ba ang tape na to at kung makaka-reduce nga ba ito ng pain kapag nagkaroon ka ng injury. At di umano, walang ebidensya talaga na nakakapagtanggal ito ng sakit ng katawan at yung motion ng mga parte na nilagyan nito ay walang magandang epekto talaga. Pero may 10 trial silang ginawa at 7 result doon ang gumanda ang muscle movement. Kaso hindi nila naman masagot kung safe nga ba ito lalo na sa mga atleta. Kaya sabi ko nga si Doc Adam sana ang makakasagot. Doc, baka naman. Base lang kasi ito sa sports medicine at sa mga medical articles. Matagal na kasi talagang ginagamit ito. Hindi lang mga NBA players, kundi karamihan ng mga atleta talaga. Ang sinasabi pa kasing parang resulta nito ay yung placebo effect or yung pinapaniwala ka na effective ang isang bagay. Bigyan ko kayo ng sample, siguro matatandaan ito ng mga kaedad ko, mga 2008 or 2009, ang power balance na napakamahal. Ang isa kasi sa mga endorser nito ay si Kobe at iba pang mga celebrities, kaya nga talaga nagsikat ito noong mga 2008 hanggang 2011. Makikita mo to dati sa karamihan ng tindahan sa Divisoria, kasi kapag meron ka nito, in ka, kasi mahal. Ito ay parang bracelet lang, ang tawag pa nga dito ay applied kinesiology or pseudoscience-based technique. At di umano, ang ginagawa naman nito ay madadiagnose niya ang mga sakit or injury ng isang tao magsusuot nito. Pero yung power balance, ang sinasabing epekto talaga ay pagagalingin ka at bibigyan ka ng lakas kapag sinuot mo ang device na to. Nung sinuot kasi ito ni Kobe nung nasa prime pa siya tapos meron pa siyang iniindang injury ay lalong naging sikat ito. Pero katulad ng KT tape ay wala itong medical or scientific claims or patunay na totoo ang sinasabi nilang bibigyan ka ng kakaibang lakas or mapapagaling ka ng power balance. Kahit mismo ang kumpanya ng power balance ay itinanggi na totoo yon at nabansagan pa silang pinaka-successful na marketing scam. Isa din kasi itong klase ng placebo effect na paniniwalaan kasi isang bagay o treatment na epektibo kapag ginamit mo ito. Ang pinagkaiba lang ng KT tape ay tinarget niya ang sinasabing muscle pain kung saan nilalagay ito at ginagamit din itong bilang support sa katawan, hindi gaya ng power balance na nasa braso mo lang at grabe ang makukuha mo. Sabi pa nga ng mga NBA trainers ay ginagamit nila ang KT tape sa mga players nila para sa injury prevention kasi makukontrol nito ang galaw ng parte ng katawan kung saan madaling ma-injured tulad ng balikat, tuhod at braso kasama na ang ibang parte ng katawan. Sabi pa nga ni James Harden ay talagang ginagamit niya ito kapag masakit ang tuhod at balikat niya para dumalo ang dugo sa katawan niya at nagagawa niya yung mga bagay na hindi niya inaalala na magkakaroon siya ng injury. Dahil din ito sa placebo effect ay nagkakaroon nga ng confidence si James Harden na hindi siya magkakaroon ng injury kapag suot niya ito. Ito namang susunod na gear ay lagi niyo siguro makikita kay Kuya Tunying, si Anthony Davis, yung comprehension shirt. Ito kasi ikalimitang ginagamit ng mga nag-gym kasi medyo tight at kapit na kapit sa balat. Ang isa kasi sa mga dahilan noon ay para masuportahan ng katawan lalo na yung part na madaling magkaroon ng injuries. Supporter na matatawag, pero dito ay makakagalaw pa rin na maayos yung katawan. Ang sinasabi kasing dahilan kung bakit nagsusuot nito si Anthony Davis ay dahil sa kanyang trainer sa Pelicans, si Dwayne Brooks, na nilalagyan pa nga ito ng pad sa kanyang AC joints.
Sabi ko nga supporter siya sa part ng katawan na madaling ma-injured tulad ng balikat. Pero ayon sa fansided.com, ang dahilan lang noon kaya nagsusuot sa AD ng comprehension shirt kahit nung nasa college pa siya ay para maitago ang kanyang balikat na nung una pa nga ay sinasabing pinapaganda nito ang kanyang shooting form. Naikwento ko na dati na yung sleeves ay aksidenteng na imbento para kay Allen Iverson na noon ay ginamit niya ito para protektahan lang yung parang sugat niya sa braso. Pero nagkaroon ito ng magandang epekto sa kanya kasi sinasabing gumanda ang daloy ng dugo sa kanyang shooting hand. Na habang tumatagal yung panahon ay naging passion statement ito ng mga NBA players. Ang isa pa kasing sinusuot ng mga NBA players ngayon lalo na nga noon si Allen Iverson ay yung headband na sinasabi pang ang pamporma ng mga players. Pero ang pinaka-purpose talaga nito ay para masalo lang ang pawis mula sa ulo at hindi pumunta sa mata. Iniiwasan kasi nilang hawakan ng kanilang noo lalo na kung basa ng pawis. Siyempre mababasa yung kamay nila at dudulas yung bola. Siguro naman mapapansin nyo na yung mga basketball player ay laging hinahawakan yung ilalim ng sapatos nila. Ayon kasi kay Coach Norman Black, hinahawakan nila ito para matuyo ang kamay nila kasi yung ilalim ng sapatos nila ang pinakatuyong part ng katawan ng isang player. Huwag lang sana nakatabak ng ebak, ibang usapan na yun. Matagal na talaga kasing naimbento ang headband panahon pa ng kopong-kopong. Pero ang unang NBA player na gumamit ng headband ay walang iba kundi ang legend na si Wilt Chamberlain. Yung headband kasi habang tumatagal ng panahon ay nag-evolve din. Mula nga dito kay Wilt tapos nagkaroon pa ng tinatawag dati na bandana na sinuot naman ni Bill Walton ang tatay ni Luke Walton. Tapos pumasok naman yung ninja na pinagbawal ng NBA dahil sa hindi ito pasok sa kanilang uniform. Ang isa pang gear na may katulad na purpose ng headband ay itong wristband na dati sinasabing kaya ito sinusuot para gumanda ang pulso sa pagtira. Pero pangsalo lang din to ng pawis. Kung nanonood kayo ng American football, mapapansin nyo na yung quarterback ay parang may panyo sa kanyang pinakapantalon. Pangtuyo lang talaga ng pawis ang mga gear na to. Ito naman yung isa sa mga gear na hindi nyo makikita talaga kasi nakatago at para maprotektahan si Manoy. Ito yung cap, hindi yung tasa. Bibihira lang kasi nagsusuot nito na NBA player. Pero dahil kay Draymond Green ay dumadami na nga sila. Kasi medyo mahirap din gumalaw at nababawasan yung speed kapag nakasuot ka nito. Ang isa kasing NBA player na nagsuot nito ng matagal ay si Manu Ginobili dati. Kasi nagkaroon siya ng operasyon sa kapatid ni Bolbol sa Yagbol. Kasi natuhod siya noon ni Ryan Anderson. So mga pre, yan yung mga gear ng NBA players at yung mga device na sinusuot nila. At kung ano nga ba ang purpose nila na parang pinaka-supporter lang talaga ng kanilang katawan. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon, ay ilagay nyo na lamang sa comment section.